Ako po si Mocha Uson, first nominee ng Mothers for Change o Mocha Party List. Marami ang nagtatanong kung bakit para sa mga ina ang party list na aking inirepresenta, gayong hindi naman ako nanay. Opo, hindi ako isang ina, pero may nanay ako, si Doktora Estrelita J. Uson. Ang aking ama, na nauwi isang judge sa Pangasinan, ay pinaslang dahil pinili niyang manindigan sa kanyang prinsipyo. Mula noon ay ang aking nanay na ang tumayong ama at ina sa aming magkakapatid hanggang siya ay tamaan ng breast cancer. Nang siya ay nagkasakit, ako naman po ang pumalit sa kanyang lugar upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kanya ako humuhugot ng lakas upang lumaban sa buhay. At siya rin ang nagsilbing inspirasyon ko upang aking pahalagahan ang kapakanan ng ating mga nanay. Ako po si Michelle Gumabaw, ang second nominee ng Mocha Party List. At tulad po ni Mocha, halos pareho kami ng pinagdaanan. Nang makulong ang aking ama, ang nanay ko na ang nanindigan sa aming magkakapatid. Pagka-graduate ko ng college, ako naman ang nagsilbing breadwinner ng aming pamilya. Hindi naging madali, pero kung hindi dahil sa aking ina, hindi namin malalampasan ang mga pagsubok na dumating sa aming buhay. Siniguro niya na kaming magkakapatid ay lumaking maayos at may takot sa Panginoon. Ang paglunsad at pagsulong ng Mocha Mothers for Change Party List ay dahil sa aming mga nanay. Nais ng Mocha Party List na maging takbuhan ng mga ina, lalo na ng mga single mothers na mag-isang itinataguyod ang kanilang mga anak at pamilya, katulad ng ginawa ng aming mga ina. Ang Mocha Party List ang magsisilbing takbuhan di lamang ng mga ina na inabuso, inape, inanakan at iniwan, kung hindi ang bawat isa sa atin na piniling gampanan ang tungkulin ng isang ina sa kani-kanilang tahanan. At magsisilbing boses ng mga ina sa Kongreso kung saan hinuhubog ang mga batas na siyang magpapalakad sa ating lipunan. Hangad ng Mocha Mothers for Change Party List na makapagbigay ng mas makabuluhang oportunidad upang maiangat ang kalidad ng buhay ng ating mga ina sa iba't ibang aspekto. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Paglunsad ng mga nanay centers na magsisilbing halfway house para sa ating mga single mothers. Lalo na ang mga teenage mothers o kaya mga kababaihan na naging ina mula sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Karagdagang oportunidad upang mapayabong ang kabuhayan ng ating mga nanay mula sa pagninegosyo at skills training na magagamit nila sa kanilang trabaho. Pag-amyenda ng mga batas upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga nanay at single mothers, lalong-lalo na sa aspetong pangkalusugan at gayon din sa kanilang mga karapatang pantao. Para sa ating mga ina, na pundasyon ng ating pagkatao. Para sa kanila na siyang susi ng pagbabago ng ating bayan. Ako po muli, si Mocha Uson. At ako naman po, si Michelle Gumabaw. At kami ay para sa Mocha Party List. Number 80 sa Balota.